Defense Secretary Delvin Lorenzana, initinanggi ang report na inaharangan ng mga Chinese ang rehabilitasyon ng Pag-asa Island. Pangulong Duterte, nagsimula na raw magbilang ng araw hanggang ang mga US troops ay mag-pack up and go na. Pero bago tayo magpapatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Itinanggi ni Defense Secretary Delvin Lorenzana ang reports na dahil daw mabagal ang usad ng pagsagawa ng rehabilitasyon sa Pag-asa Island ay dahil hinaharangan daw ng mga barko ng mga Chinese. Ayon kay Lorenzana, ang lugar na pagtatayuan ng beaching ramp ay napakatigas kaya bumabagal ang trabaho ng construction. At ang pag-transport ng mga materials ay mahirap din dahil sa malalaking alon. Ito ang dahilan kaya mabagal ang rehabilitasyon sa Pag-asa Island, hindi dahil sa mga barko ng Chino na nasa malapit sa isla. Ang rehabilitasyon ng Pag-asa Island ay nagsimula noong 2018. Lahat ay nagadepende sa panahon at hinihintay pa rin na may itayo ang beaching ramp. Mahalaga ang beaching ramp dahil ito ay gagamitin sa pagdadala ng mga heavy equipments, mga simento, steel bars, mga buhangin at mga graba. Kung wala ito, hindi masasagawa ang rehabilitasyon. Ang fisherman shelters na proyekto ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay mahigit sa kalahating porsyento pa ang natapos. Samantala, sa ibang balita, inumpisahan na raw ni Pangulong Duterte na magbilang ng araw hanggang mag-pack up and go na ang mga US troops sa bansa. Nanindigan si Pangulong Duterte na hindi niya babaguhin ng kanyang desisyon na tapusin ang VFA kahit pa may mga ilang senador ang tumutol dito. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi siya mapipilit na baguhin ang kanyang desisyon. Kahapon March 9, ilang senador ang nag-file ng isang petisyon sa Supreme Court na humihingi ng tribunal para i-uphold ang Senate's authority sa withdrawal or termination ng treaties at international agreements katulad ng VFA. Sina Senate President Vicente Soto III, Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon, Senator Panfilo Lacson at Richard Gordon ay nag-file ng 56-page petition sa Supreme Court na humihingi na dapat maging valid ang termination ng treaty kung ito ay pinagkasunduan ng 2/3 ng membro ng Senado. Samantala, hinimok naman ni Pangulong Duterte ang mga Pilipino sa Amerika na bumoto muli para kay Trump para sa kanilang darating na presidential election ngayong taon. Yan po ang balita natin ngayon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa balitang ito, bisitahin ang mga link na nasa description. Maraming salamat po!